Balita mula sa Mindanao, nakaranas ng malawakang pagbaha ang ilang barangay sa Davao City dulot ng magdadalawang oras na tuloy-tuloy na malalakas sa buhos ang ulan dahil na maraming kabahayan ang nalubog sa baha. May mga sasakyan na inanod ng malakas na current at maraming motorista at pasaherong stranded sa traffic dahil sa nagmistulang ilog na ang mga national highway. Sa pamamagitan ng Facebook, kanya-kanyang post ng mga ginang na nais magpa-rescue sa Davao 911 at iba pang volunteer responder groups. May mga pamilyang sabubong na ng kanilang bahay nagpalipas sa magdamag habang ang iba'y lumikas. Batay sa pahayag mula sa Team Davao Rescue, sa sobrang dami umano nang humihingi ng tulong sa kanila, aminado silang hindi lahat ay kanilang narespondehan. Sa mga dumarating pang report sa CDRRMO, may mga ulat na maraming matataas sa lugar ng Davao City ang first time na nakaranas ng pagbaha na ito dulot ng low pressure area na nasa bahaging silangan ng Mindanao. Sa datos mula sa CDRRMO, ang mga apektadong barangay sa panibagong baha na ito sa Davao City ay ang Barangay Maa, Barangay Bago Aplaya, Barangay Matina Aplaya, Barangay Balyok, Barangay Bago Galiera, Barangay Talomo Proper, Ulas, Barangay Santo Niño, Matina at iba pa. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, Dizra RH, ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hiniling ng isang bukal sa Catanduanes na magsagawa ng isang public consultation hinggil sa itatayong naval base sa Isla ng Panay sa bayan ng Bagamanok sa lalawigan ng Catanduanes. Ayon kay Provincial Board Member East District Edwin Tanael, nabigla at nabahala di umano siya sa pahayag ni Senator Francis Tolentino sa kanyang pagbisita sa Catanduanes sa ika-78 founding anniversary na posible sa susunod na taon ay itatayo na ang naval base sa lalawigan. Nakakabahala di umano ito dahil sakali man na matuloy ang proyekto ay magiging target umano ang Catanduanes ng mga kaaway at kung magkaroon man ng gera, kabilang din umano ang waste, toxic materials, pulusyon sa hangin at karagatan na maaaring mula sa nasabing naval base. Mas maganda di umano na konsultahin muna ang publiko kung sang-ayon o hindi sa paglalagay di umano ng nasabing naval base. Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, kung iisipin ay malaki di umano ang posibleng maitulong ng nasabing base sa lalawigan. Una ay mas mababantayan ang karagatan na sakop ng Catanduanes at ang Benham Rice o Philippine Rice na mas malapit sa Catanduanes. Maging mas mababantayan ang karagatan laban sa mga illegal fishers at sakaling madali ang pagresyo sa mga nawawalang mangingisda. 6-5 taon ang nakararaan ay nagkaroon na ng interes ang Philippine Navy sa posibleng paglagay na kanilang base sa nasabing isla. Nagkaroon umano ng pag-uusap sa paghahanap ng 3-5 ektaryang lupa na maaaring counterpart ng lalawigan. Samantala ay nasa 200 milyong pisong halaga naman na proyekto ang nasa Philippine Coast Guard kung saan mayroon ng sariling lupa na paglalagyan ng kanilang hiwalay na base ngunit na-hold ito dahil sa pandemya. Dagdag pa ng gobernador na hindi rin umano siya kontra sa paghihingi ng opinion sa publiko. Sakaling kung yun ang kagustuhan ng national government ay wala rin umano silang magagawa kundi ang sumunod rito. Kasalukuyan ay naka-refer sa Komite ng Peace and Order sa sangguniang panaliwigan ng issue at maaari ito nga magpatawag ng mga stakeholders o gagamitin ng social media ng gobernador sa pagkuha ng opinion ng mga residente sa lalawigan. Para sa MBC Network News, ito si Ray Button Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Negros Occidental, nagka-inkwentro ang mga miyembro ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army at umano'y New People's Army o NPA sa Sitio Pisok, Barangay Buena Vista, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Van Almonte, Battalion Commander ng 94th IB ng Philippine Army, nakatanggap ng impormasyon na mayroong umano'y extortion na nangyayari sa bukiring bahagi ng Barangay Buena Vista ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Almonte, kagad na nagsagawa ng combat operations ang tropa ng militar na kung saan na nangyari ang inkwentro laban sa 12 mga armadong New People's Army. 2 mga miyembro ng umano'y NPA ang sumuko sa tropa ng militar at na-recover ang 3 M16 Armalite Rifle, 1 M4 Rifle, 1 Garand Rifle, 3 magazines ng M16
at 12 o 12 short magazines ng M14, tatlong bandolier, dalawang backpacks, isang generator at mga subversibong dokumento. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Hinihinalang summary execution ang pagkamatay ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki makarang itapon at matagpuan sa bahagi ng Maralikay o Marilaki Road sa Sityo Tigkay, Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Batay sa nantalang report ng Infanta Quezon PNP, ayon sa barangay official, natuklasan ang hindi pa nakilalang mga biktima na kita ito na nasa 20 metro ang lalim sa bangin kung saan doon inihulog upang iligaw ang mga investigador ng pulisya. Samantala, sila ay pang-apat na nawawala noong November 1 pa kung saan ang dalawa ay natagpuan naman sa lugar ng Sityo Maysawa, sakop ng barangay Cayumbay, Tanay, Rizal. So balit nasa 70 kilometro lamang ang layo ng magkahiwalay sa nasabing salvage victim at isang oras lamang at kalahati ang pagitan ng biyahe. Magpahanggang ngayon ay wala pang resulta ang Infanta Quezon PNP kung anong motibo ang sinasabing dalawang salvage victims matapos itapon sa lugar ng Infanta Quezon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjancho. Kaya tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.